Hello guys, welcome back to my YouTube channel at kumusta po kayong lahat? So ito yung bago, ito yung unang vlog natin ngayong 2023. So kumusta po kayong lahat guys? Ngayong episode guys ay nandito tayo sa may Yiklong Factory. So nandito ito sa may Taipa Village. Ito yung ito yung lugar ng fisherman settlement area noong 1920s. So nandito tayo guys sa loob ng factory ngayon. Factory, ito yung Firecrackers Factory. Dito sa Macau, nag-open sila noong 1929. At ngayon guys, itong lugar na to ay ginawa nilang pasyalan. So, nagsarado ito noong 1984. So, yung mga dating tauhan dito guys ay nag-migrate na sa iba-ibang mga bansa. Kaya nagsarado sila. So, isa itong pinakamalaking firecracker factory dito sa Macau noong 1920s. So, samahan nyo ako guys, pasukin natin at libutin natin itong factory na to, itong firecracker factory. So tara, let's go! So ayan guys, pasok tayo dito sa loob. Ito yung entrance. Open itong park na to guys sa public. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. So kahit public holiday, naka-open sila. So nandito tayo ngayon guys sa may storage ng kanilang mga fuse ng paputok. Ito yung building. Dito nila nilalagay yung mga fuse. Yan, dahil ito ay pagawaan ng paputok. So dyan nila ini-store yung kanilang mga fuse. Dito sa loob ng factory guys ay mayroon din silang temple. Itong maliit na building na to. Pinatawag nila itong Tau Te Kong. O sa English ay Lord of the Soil and the Ground. So sa gawin naman ito guys, dito sila nagda-dry ng kanilang mga nagawang firecracker. Itong lugar na to. Yan, itong open area na to, dito sila nagda-dry. So kung makikita nyo yung isang building na yan, ito yung imbakan nila na guys ng mga black powder o sulfur nitrate sa loob. Hindi lang tayo makapasok. Yan, kung makikita nyo, sobrang luma na ng mga building. Tingnan niyo yung mga bubong nila. Nalaki ng mga puno dito guys. So ayan yung storage nila ng mga fuse yung building niya. Andi tayo sa likod. Ito yung loob ng building dito guys. Napakaluma na. Kahoy pa yung ginamit nila na trusses ng mga bubong nila. Ganda ng lugar na to guys. Kasi makikita mo talaga yung napaka tanda na ng lugar. Ito naman guys yung crimping site. Kapag naglagay na sila ng mga fuse, dito yung sunod na pinaglalagyan nila. Sila nagki-crimping. Sa kabila marami pang mga building. Kaya lang hindi tayo makapasok doon. So, may barcode, bawal tayong umakyat. Kaya kung makikita nyo, malalaki yung puno, tapos matatanda na yung puno dito. Napakatanda na ng mga building na to. So, kung i-imaginein mo, 1929 sila nag-open dito ng factory. Tapos nagsarado sila noong 1984. Sobrang tanda na ng mga building na to. So almost 100 years old. Kaya meron silang pond area dito. Kung makikita nyo yung lugar na yan, yun yung drying area nila. So dito naman sa gawin na to, meron silang pond. So ayan, maluwang din siya. Tapos dito naman sa kabila dito, open area lang. Walang mga ganong building. So
namin ang namamasyal dito ngayon, guys. Ayan, may mga turista nang pumupunta ngayon mga dito. Ito yung mga nakalagay dito sa loob. Ganda ng sculpture na to. Yung mga gamit nila dating ginagamit sa paggawa ng paputok. So yun yung itsura ng mga paputok na ginagawa nila. Makikita nyo guys, napakaluma na talaga ng mga building dito. Punta tayo doon sa may unahan. Tignan natin kung ano yung nandun. Grabe yung ganda ng mga building dito. Lalaki ng mga puno. Na-cover na yung mga building na luma. Hindi pa nagigiba yung mga wall nila. Pero yung mga bubong nila nasira na. Siguro dahil sa tagal na ng panahon. Tapos kasi nasa ilalim sila ng mga puno, kaya nasira yung mga bubong. Pero kung siguro walang mga malalaking puno, hindi basta-basta masisira yung mga yan. Ganda ng mga tatandang building. Kasi imagine mo na nung 1929 pa ginawa ito mga building na to. So super tanda na nila. Tapusin ko na dito yung aking video. At kung nagustuhan mo yung aking video, huwag mong kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking upload. So see you sa next vlog, guys. Bye!